What is up, guys? Nandito tayo ngayon sa shop, no? Welcome to my channel. Kung bago ka sa channel ko, do like, share, and subscribe. And comment down below kung may suggestion ka or any comments. So, ang topic natin today is about, sa nakikita nyo naman sa background ko, it's about Komine jacket. So, meron tayong dalawang model. Ang isang model natin is JK079 and the other one is ano ba ang model ito? 0795. So, bali, ito lang yung mapapakita ko. Actually, meron siyang ano, meron siyang tatlong kulay. Meron siyang black. Then, na may red dito, yung pinaka-comine niya. And then, meron siyang white. Then, may red din siya. White-red yun, diba? White-red. So, patensya kayo kasi hindi namin masusuot. Dahil malit yung size niya. Hindi, pwede yan! Susuot ko natin. Para sa inyo. Susuot ko ni Boss Bobbit para sa inyo. So, mapakita ko sa inyo yung mga ano niya. Yung mga kanyang features. So, meron siyang ano sa loob. Meron siyang raincoat. Galing ko na. Sa loob, meron siyang yung inner niya. Merong ano, merong pang ulan sa loob. So, pwede nyo siyang tanggalin. Pag mainit or pag summer, ba, bubiyay kayo summer, pwede nyo siyang tanggalin, detachable siya. Meron siyang botones dito sa loob. Dalawa yung botones niya. Isang pula, isang itim. And then, ang padding niya, guys, elbow. Dalawang elbow. Ayan. Tapos meron din siya dito sa ano, sa shoulder. Shoulder sa taas. So by the way, pwede nyo pala tanggalin yung paddings para malaban yung jacket. Kung sakaling, syempre, every biyahe, nadudumihan siya, nakalikabukan, umabaho, or pag naulanan, hindi natin maiwasan yun. And then meron din siyang chest padding. Lahat yun detachable para malaban nyo yung jacket. So by the way, ang JK079, meron siyang attachable neck brace. Ang attachable neck brace niya is nandito. So ito yung pinaka neck brace niya. Ang pinaka attach ang kung paano niya siya i-attach, meron siyang zipper sa likod. Parang zipper lang din siya ng jacket. So papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-attach. Nagaling ko muna. Itong dulo ng zipper, merong bakal. And then yung pinakadulo din ng neck brace, is pwede nyo isuksok dun sa loob. So ayan, guys. Kailangan nandito siya sa dulo nung ano. Yan, i-attach na lang siya. Oh, baliktad. So hello, guys. Ito na kung paano natin i-attach yung neck brace. So, ito na yung pinakadulo niya. Ito yung sa pinaka-jacket, yung parang pinakadulo ng jacket. Then, sa likod ng jacket, may makikita kayong bakal dito. So, hindi naman na tayo bata, no? Para, ano, i-shoot lang natin siya. And, medyo, ano lang. Medyo kailangan mo lang ng konting, ano, power. Yan. So ito na yung pinaka neck brace niya, guys. Nakakabit sa jacket. Okay. Ito na. Ito na yung pinaka neck brace niya. And then by the way, meron siyang strap. May strap siya dito. Sa harapan ng jacket. Ito sa harapan ng jacket. Usog ko lang yung camera. Sa harapan ng jacket, meron siyang maliit na ganito. I-strap niyo lang siya. Then shoot niyo siya doon. Ito yung kabilang strap. Ayan. So ito yung kabuuan ng ating ano 079. So ito yung likod niya. Padded din 'yan. Ayan. So yung sa gilid, pag sa waist medyo ano kayo, pwede niyo sikipan. And then ito pala, guys, may zipper dito sa ilalim. Itong zipper sa ilalim, ready siya for pants. So nakikita nyo, meron tayong pants dito, no? Ito yung pinaka-pants natin.
partner ng ating Comine, JK079. At hindi siya pwede dito sa 095. Ito, wala siyang attachan ng neck brace. Si JK079 lang. So, itong jacket na to, syempre available to sa shop natin, sa 1TBT Moto. Kung gusto nyo hanapin yung shop, pwede nyo i-google or pwede nyo i-waze. 1TBT Moto, lahat, small, pwede rin capital lahat. So, kung medyo malayo naman kayo guys, meron tayong link sa baba, comment down below. Meron tayong Lazada, Shopee, and Facebook page, pwede kayong mag-inquire doon. Lahat yan nakapost sa baba. So, ito yung pinaka-design niya. Papasuot natin ito kay Boss Bobet, no? Pati itong isa. So, papakita ko sa inyo yung kabuuan nito pag suot na ni Bobet. Hindi ko lang sure kung magkakasya sa kanya itong pantalon natin. Pantalon? So, bali, itong ano, itong pantalon pala, meron din slider. Pwede itong ano, nabibili din yung hiwalay na slider, guys. Meron tayong knee pad na Comine. Kung ayaw nyo magpantalon, pwedeng may nipad na Comine, tapos may slider. By the way, yung slider, detachable to. Yan. Nadidetach siya. So, pag mahilig kayo bumangking, napuputpud siya, pwede kayo bumili ng single lang na ganito. By the way, itong slider na to, na-attach to dito sa ating pantalon. So, pag suot mo na yung pantalon, may nipad ka na sa loob, may slider ka pa sa gilid. Ang purpose talaga ng slider is para sa mga bumabanking. And then para sa tuhod din talaga. Protection din siya pag sumimplang ka or umaksa ka. Ito lang yung mag-i-slide. At least kahit baba, no, protected pa rin yung knee mo kasi may nipad sa loob. So, update ko kayo later. Pagbibisin din muna natin si Bobet. Hindi. Then, hindi pa pala. Babato ko na lang ito. Bang, ang bato! Dara! Oh, ibabato niya daw. Babato ko na lang. So, hindi. By the way, meron din pala tayong mga nipad dito, guys. Demon. Demon Comine. Ito yung protective gears natin. Detachable, adjustable din siya. Yan. Kung malaki kayo, okay lang. Sa akin, kasha din kahit malaki ako. Then, ito is, meron din siyang na detach din dyan yung ano, yung parang pinaka-hook niya. So, ang pinaka-lock niya nandito, parang triangle na may bilog. Naiikot siya actually. So, parang ano na siya. Ano ba tawag doon? Parang na-adjust siya kahit anong position na gusto mo. Kadalasan kasi yung mga ibang knee pad, masakit sa binti. Kasi medyo masikip. Tapos, sakto siya sa ilalim ng tupian ng tuhod natin. Kaya masakit siya sa ano. By the way, itong knee pad pala to guys. Meron tayo tinatawag na knee pad na ano. Yung paloob, may tinatawag tayong knee pad na sa labas lang. Yung sinabi ko sa loob po ng pantalon. Kasi may mga design po talaga sa loob ng pantalon yung mga knee pad. Kadalasan po kasi may mga nagsusot ng knee pad ay nasa labas. Ang design niya is panloob. Ang masama po doon guys, pwedeng matanggal yung knee pad nyo habang sumimplang kayo. So wala rin kwenta yung protective gears natin. So pag maliit ang ating knee pad or elbow pad, ilagay nyo po siya sa loob ng jacket or sa loob ng pantalon. Pag malaki naman siya or bulky, yun po yung time na pwede nyo ilagay yung knee pad nyo sa labas. So ito na guys. Wala nang putol-putol to. Ito na po si Bobet. Ayan. So sa nakikita nyo guys, no, ito yung pinakakabuuan ng JK079 color green. So medyo masikip sa kanya. Sakto. Sakto lang ba? Pwede na! Ayan. So ito yung pinaka-protective niya. Kung naririnig nyo, matigas, masakit. Ayan. Tapos ito yung pinaka-adjustan niya sa gilid, no? Ayan. Kung gusto nyo pang masikip na masikip. Wow. So sa likod, makikita nyo sa likod, ito yung ating neck brace. Ayan. Na nagagalaw siya kasi de-zipper siya, then yung pinaka-attach niya nasa harapan. Ayan. Tapos sa likod may malaking ano dito. Ay, kita nyo naman yan, no? May padded. So protect din yung likod nyo. So
So sa ano, sa harap, ito meron din dito, and then sa taas, sa shoulder, yan no, maririnig niyo matigas. Sa chest meron din 'yan, guys, to. Meron din sa chest 'yan. Tapos by the way, meron dalawang bulsa dito sa gilid. Ayun yung dalawang bulsa. So ito na, nandito pa yung mga tag. May mga sizes tayo, guys. Ang size available nito is from large hanggang 5XL. By the way, ang size niya, hindi siya tulad ng t-shirt. So, ang mga advice ko sa inyo, pwede kayong magsukat mismo dito sa shop, or may sinusunod silang sukat dito, size chart. Sa size chart na to, yan, yung size chart na yan, by the way, itong size chart na to, parang hindi ako naniniwala kasi minsan, hindi natin alam yung size. Ako, kung tutusin, yung 5XL, medyo hindi kasya sa akin. Medyo malaki kasi tayo, no? Malitang size na ito. Malitang size niya. So, ito yung mga protective gears niya na nakikita niya dito sa loob. Napakita na rin natin. Pwede natin tanggalin yan. Sige, papatanggal natin kay Bobet. Then, tatanggalin natin isa-isa yung protective gears. I mean, yung mga pads niya. Waterproof din to. Yan yung sinasabi kong may proof sa loob na pwede niyong tanggalin pag ano, pag mainit. So may binebenta rin kaming guys na ano, na Comine elbow pad. Itong elbow pad na to, guys, hindi nyo na kailangan bumili nito pag meron na kayong jacket. So kung ayaw nyo naman magpantalon, pwede naman kayong bumili ng knee pad. Or kung ayaw nyo magjacket, pwede kayong bumili ng set. Knee pad and then elbow pad. Available po lahat yan dito sa 1PBT Moto. Then, kung ayaw nyo naman ng knee pad, pero mas prefer ko may knee pad kasi ito napakaliit ng protective niya sa knee. Ang purpose niya lang talaga para sa akin is yung slider. So since yung slider na to, hindi mo pwedeng ikabit sa ano, sa knee pad, I suggest siguro ipatong mo. What? What the fuck? Pwede naman siguro. Wala namang masama. At least double purpose. Yun nga lang, medyo may kamahalan, di ba? Pag dalawa yung binili mo. So, it's up to you, guys. So, ngayon, papakita natin sa inyo kung ano yung mga pads niya sa loob. Hindi siya basta putsu-putsu lang na styrofoam na nakalagay sa loob ng jacket. Yan yung sa harapan. Ito yung sa chest, no? Yan. Ito yung sa pinaka-chest niya, guys. So, sa nakikita nyo, guys, meron pang Comine safety and innovation na tatak. Loob. Hindi siya basta-basta styrofoam lang. Kasi may mga protective gears na parang styro lang yung nasa loob. Hindi parang hindi ka masyadong protektado pag ganun. At least ito. Diba? May hard plastic. Protective ka. Ito nyo naman. Diba? So, ito yung sa elbow. Ito nyo naman yung sa elbow. Yan. Para dito talaga yan, guys. Paparinig ko sa inyo yung tigas. Ayan yung pinakatigas niya sa loob. Bakit hindi titigas yan? Pinipindot nyo. Yung sa akin ang pindutin nyo, tsaka titigas din. Ayan. Sa pinakalikod, ayan, tinatanggal ni Bobes na nakikita niya. Hindi niya masyadong matanggal. Nababalot siya ng styro. Pero may ano siya sa loob. May matigas na bagay siya sa loob na parang ganitong plastic. Hindi lang namin siya matanggal. Hindi, magkakasya siya, pwede siya tanggalin kasi lalaban siya pag ano, pag gusto mo laban. Pwede naman, no? Mm-hmm. Pero sa ngayon, hindi natin. So sa ngayon, pinapakita lang natin. So ito yung pinaka-ano niya. Back protector niya. Kapal, yan guys, kapal. Ganyan yung ano, ganito yung gagawin nyo pag gusto nyo laban yung jacket. Tatanggalin nyo talaga siya isa-isa. So yun na, ibabalik muna ni Bobet yung mga protective gears. Then susunod tayo sa pants. Pakita ko sa inyo yung pants. And then, papakita ko rin sa inyo yung 095. Kung ano yung comparison ng JK 079 sa 095. So, hello guys. Tayo yung nagbabalik para ipakita sa inyo ang Comine pants. So, ang Comine pants, ang available size nito is same lang sa jacket. Up to 5XL. So,
kadalasan nauubos yung malalaking size. Kasi ang pinaka-sizing talaga nito, guys, maliit. So, sana nakikita nyo, guys, itong hawak ko is 3XL. 3XL na to, guys, ha. Ang bewang nakasa dito, bewang ni Andrew, 36. Si Andrew po kasi ang nagsukat nito. Ang pinaka-size ng bewang niya is 36. So, kadalasan kasi, patulad ko, malaki ang bewang ko. 38 ako. Pero ayoko ng 38, gusto ko talaga 40. Gusto ko kasi maluwag. So, may mga maliliit na sizes din naman para sa mga kababayan natin, mga mapapayat or yung sakto lang yung ano, yung hulma ng katawan. So itong pants na to hindi mainit kasi naka-mesh din siya. Mesh pants, yan. So nakikita nyo may bandang leather dito, pero bandang puwetan na to. Yan. Mesh siya hanggang baba. Tapos meron siyang zipper dito. Para sa mga gusto mag-boots, ayan. Kung naka-high boots ka, pwede mo ilagay sa loob yung high boots mo. Or kadalasan kasi na nakikita ko naka-boots, nasa loob yung pants. Kanya-kanyang trip lang talaga eh. Dalawa yung zipper niya, isa pang adjust, kung ganyan kalaki. Yung isa parang magiging, parang mahati na siya. Yan yung pinaka-purpose niya sa baba. Dalawang ano yan eh, dalawang hati. Dito sa magkabilaan meron siya. So ang sa harap niya, ito yung pinaka zipper niya, guys, sa likod. Dito mo i-attach yung jacket na JK079. Sisimulan mo dito sa harap, papunta dito sa kabila. So dito mo na siya mailalak. So bukod doon, meron siyang strap dito. Yan. Meron din siyang zipper, guys. Hindi pwedeng wala. Kasi may rapang umihi pag wala. So ito yung pinaka-loob niya. Kita nyo naman, mesh din yan. Bukod dun sa ano, dito sa leather na nasa puwetan. Tapos ang protective gears niya, may padding siya dito sa tuhod. Patanggalin natin para sa inyo. Kasi pwede rin siyang laban. Pinakababa pala. Nasa pinakababa na yung ano niya. Yung tanggalan niya ng gears. So ito na yung pinaka-knee protect niya sa pants. Bukod dun sa knee protector, meron nga slider. Pag bumili ka ng pants, guys, hindi kasama yung slider. Iwalay po yung price ng slider. Which is, mura lang naman siya, compare mo sa pants. So ito yung pants, ito yung slider, ito yung partner ng JK079. Ngayon, pupunta tayo sa 095. So ito na yung 095. Ang size niya is 4XL. Kasi yan, 4XL yan. So ito na yung pinaka 4XL. Meron pang 5XL. Yan. So malaki sa kanya. Same siya ng JK079. Meron siyang pang ano sa loob. Pang ulan. Pero hindi ko siya nare-recommend pag maaraw or mainit. Then nandito yung pinaka padding niya. Gilid. Same lang din dun sa JK079. Yan. Tapos meron siyang attachment dito for close and open. Yan. Tapos meron din siyang adjustable dito sa gilid. Yan. Na-adjust din yung laki. Or kung gusto nyo talaga malaki, pwede kayo bumiling malaki tapos adjust nyo lang dito. Meron din naman siyang ano sa likod. Meron din siyang pad sa likod. Meron din siyang protective gear sa likod. Yan. So nakikita nyo naman. Then meron siyang dalawang bulsa rin sa gilid. Dalawang bulsa sa gilid bukod sa bulsa dito sa dibdib. Itong dibdib na to may protective gear din dyan. Kaya okay lang din. Pero I suggest huwag kayo maglalagay ng cellphone or ano. Mga ano lang, kung nag-big bikers ka, tickets or some money, para kung sakaling bumagsak ka, kung cellphone kasi yan, basag din yan. Pero mas prefer ko yung medyo, mas okay yung medyo malaki. Yeah, mas prefer niya daw yung medyo malaki, guys. Kasi makakainga ka ng ayos sa mga kapag-drive ka. Depende lang naman din sa comfort niya yan eh. Gusto niya ng fit. Yung iba kasi ano, gusto niya ng sakto lang. Yung iba gusto malaki. Tulad ko, preference ko, gusto ko medyo malaki sa akin. Ayoko ng fit na fit. Oo. Hindi naman siya ganun kalos pag ano eh.
So by the way, ito guys, hindi ito nakakabitan ng neck brace. Yung JK079 natin, pag bumili ka guys, hiwalay po yung price ng neck brace. So ito po, wala neck brace, wala rin attachan ng pants. Kadalasan na bumibili na ito, nakamahong lang, and then bumibili ng knee pads sa amin. Mas mura to guys, compared dun sa... Mas mura to kaysa sa JK079. So sa mga pupunta dito, sa mga magsusukat, pwede po kayo magsukat dito. Ang mga available size nga natin, sabi ko po sa inyo, from large hanggang 5XL. So yung price, dito na lang po kayo magpunta para matanong nyo yung price. Mas mababa po tayo sa SRP. Mababa po tayo magbenta. So ito po lahat ng mga protective gears namin. Bukod dyan, meron kami mga helmet dito guys. Full face, Haslin. So mapakita ko sa inyo. Ito ang ating mga helmet. Ito ang Haslin natin. Papuntang yan. Then meron tayo dito sa taas. Siyempre, hindi mawawala yung mga alloy top box natin. Meron tayong mga alloy top box. Meron tayong expandable. Meron tayong series 9 by SEC. And then the rest, 45 liters. Tatlong X ng duhan. May design. Pakita ko sa inyo yung may design. And then, papakita ko rin sa inyo yung simple design lang ni duhan. So, ito yung duhan na may design. Ito yung duhan na simple lang. Pero may X din siya sa magkabila. Ito walang X pala to. Wala pala siyang X sa gilid. Ito, 55 liters natin na silver. 55 liters. So, itong series 9 pala natin guys with backrest to. Siyempre, bukod sa alloy top box, meron din tayong mga hard plastic. So, meron din kami duhan dito. 32 liters. Dito sa kabila, sa nakikita nyo, wala kayo nakikita, di ba? Ito yung 32 liters namin na carbon. Same lang siya ng design nito, pero may carbon lang. Itong 45 liters namin ng duhan. 45 liters namin ng SEC. By the way, lahat yan guys, may backrest. Ang 47 liters namin ng SEC, may backrest din po yan. Siyempre, bukod sa top box, meron din tayong mga brackets. Ang bracket natin, mababa lang. Libre installation po kayo pag pumunta po kayo dito. Libre na po ang installation. By Anjo Kaliko. Yan. So may mga pa-sticker tayo, may mga counting previs. Siyempre hindi mawawala ang Komine. Komine gloves. Meron din tayong Komine gloves guys. Yan. Papit natin kay boss. Yung mga Komine gloves natin, available din yan by size. Ito yung mga gloves natin. Ayan. Siyempre, sa mga gusto bumili ng gear, meron din tayong gloves. GK220 yung model niya guys. GK220 protective gears. Yan po ang model ng aming Komine gloves. Hindi mainit. Medium ata itong nakuha. Medium yan. Medium yan yung size. May sizes naman siya na naka-indicate. So, sa kamay niya, maliit ang medium. Ayan yung pinaka ano niya. Then meron siyang pang touch dito sa cellphone. So kung nag-waste kayo or meron kayong cellphone holder sa cellphone or meron kayong kailangan i-type, meron siyang pang touch, pang thumb, tsaka ano. Ito matigas to. Ayan. Yung pinaka ano niya dito, meron ding daloyan na hangin ba? Wala. Ah hindi, kasi mesh na siya. So doon napapasok yung hangin. Yan. So, yun yung mga protective gears natin. So, sa nakikita nyo ngayon, meron kaming mga watch dito sa gilid. Meron din po kami mga watch dito. Ang price ng mga watch natin, mas mababa sa mall price. Pwede kayo magsukat, pwede kayo dumayo ulit dito, or pwede natin ipalalamove. COD, pwede po yan. Bukod lang sa mga limited edition natin, kasi yung mga limited edition natin, ang price range niya nasa medyo mataas, kaya hindi kakayanin ng COD ng rider. Pero pwede yan via LBC. So mas, kung gusto nyo magsukat or tumingin, pwede po kayo pumunta dito. I guarantee you guys, mababa ang price natin dito sa watch.
So, ano pa hinahantay nyo? Sugod lang kayo dito. Pwede kayo magsukat ng helmet, pwede kayo magsukat ng watch, ng mga jacket. Protective gears, available po lahat yan dito sa 1TBT Moto. So, kung gusto nyo ng watch, hanapin nyo mga watches or hanapin nyo Rodriguez, RNJ watches. Lahat po yan, amin po yan. Magkakaiba lang po kami ng page. So, meron tayong mga gold bolts sa baba. Mga body bolts lang naman for Aerox. Ayan, N-Max. Yamaha Honda pwede. Yamaha Honda pwede and Raider pwede rin po. VS1 meron tayo, Bikers Bar End meron din. Front fender ng N-Max version 1 meron tayo. Then mga konting accessories, meron po tayo dito. Mga hang spoiler ng Windstorm meron tayo. So, sugod lang kayo dito guys. Mostly sec. Yan, mostly sec ang hawak namin, then Sibra. So, kung meron mag-i-sponsor, pwede naman po kayong lumapit sa amin. Hindi naman po kami tumatanggi. So, hanggang dito muna ating pagsasama sa ating vlog na to. Maraming salamat sa suporta nyo. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Please like, share, and subscribe. And comment naman below kung meron kayong suggestion, comment, or kung ano man gusto nyong gawin natin susunod or mga reviews, meron kayo papareviews hanggat kaya natin gagawin natin lahat. So, kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa inyo. Bye!